Yun, so what's up mga kamema? Magandang magandang araw na naman sa atin lahat. Ha? Meron tayong pictures ngayong bagong Pinewood Herman 3.3. Ito yung model 2021 ha. Panalo na sa specs, panalo pa sa looks, tapos panalo pa sa price ha. Dito lang yan sa custom bike. Sisilipin natin yung spec na nakalagay rito ha. Tsaka yung mga component na nakalagay sa ka Pinewood na Herman 3.3 na to. Unahin na natin sa kanyang frame. Sa kanyang down tube, no, mapapansin nyo, ang build sa kanyang down tube is medyo pabilog siya. Tapos, ang color na design niya is matte gray. Tapos, dito sa kanyang Pinewood design logo, medyo glossy type siya. Tapos, hindi siya sticker. Ito yung tinatawag na water sticker, kung tawagin. Tapos, sa kanyang down tube sa baba, meron siyang lagayan dito ng bottle cage para sa tubig. Tapos dito, pansinin niyo sa kanyang top tube. Sa kanyang top tube is medyo papanipis siya rito, tapos papalaki. And smooth weld na rin to. Tapos meron siya ritong glossy na water sticker kung tawagin. Dalawa yan. Tapos ito pa kagandahan dito, pan-trail frame. Meron siya ritong pinaka-suporta dito sa kanyang seat tube. Tapos dito sa kanyang top tube. Tapos dito sa kanyang seat stay, mapapansin nyo, mayroon siyang pagkakahawig kay K4 at saka kay Bronco. Ang size ng gulong nito is 27.5 by 2.25. So malamang ko, pwede pa kayong maglaki kasi yung space niya, yung allowance niya is medyo malaki pa ha. Tapos sa kanyang ginamit sa kanyang rim, ang rim nito is naka-pinewood na rin. Tapos alloy na siya, tapos sa kanyang tire is CST Jackrabbit tire, ayan o, para makita nyo, CST Jackrabbit tire, tapos ang size nito is 27 by 2.25, ayan o, makapansin yun. Pero pwede pa kayong maglaki dyan, tapos ang ginamit sa kanyang spoke, stainless spoke na siya, tapos ang ginamit sa, ito kagandahan dito, ang ginamit sa kanya is Ragusa hub na 4 poles, ito yung XM600. Ayan o, XM600. Pero maganda rin na yung tunog nito, ha. Ayan o, 4 poles nga pala yan. Tapos nito, mapunta tayo rito sa kanyang drivetrain. Sa kanyang drivetrain, ang ginamit is 1x13 speed. Okay naman yung shifting niya. Tinesting natin kanina. Okay, smooth yung shifting niya. Sa kanyang crank arm, ang ginamit is Pinewood. Apat yung kamay. Tapos sa kanyang chain ring. Sa chain ring niya is 30-40. Tapos ang ginamit dito sa kanyang chain is naka-SAMSI, pan 13 speed syempre. Tapos sa kanyang cogs, ang ginamit sa kanyang cogs is Sunshine brand. Yung pinakamaliit is 11, tapos yung pinakamalaki is 50 tip. Ha? Tapos ang ginamit sa kanyang RD, ang RD nito is Sensia ARX. Ito, bago lang din ako nakakita ng ganyang set na naka 1x13 speed. Akala ko nga kanina is naka clutch type siya, pero non-clutch pa yung nito, yung RD na to. Ito, 1x13 speed na drivetrain. Tapos, Herman 3.3, ha. Ito, napunta tayo sa bandang taas niya. Ang ginamit dito sa kanyang seat post. Sa seat post niya is alloy na siya. Tapos dito sa kanyang saddle, ang ginamit sa kanyang saddle is Velo soft. Medyo malambot yung saddle niya. Tapos alloy na to. Yung iba kasi nitong saddle is bakal siya. Ha? Bago natin makalimutan pala, lang natin. Sa kanyang chainstay, mapapansin nyo. Sa kanyang chainstay, mataba siya rito. Tapos papalapad siya rito. Yung iba kasi may marking dito na parang pinalo or minasin siya. Pero ito, straight siyang ganun. Papahaba siyang ganun. Ah. Tapos ito, sa kanyang crank arm is naka hollow tech na pine wood. Ah. Tapos mapunta tayo dito sa kanyang unahan. Sa kanyang unahan is naka 700 mm na
na handlebar. Alloy na rin siya. Pine wood brand. Tapos dito sa kanyang stem, negative kung tawagin to. Ano na rin siya, alloy. Tapos ang ginamit sa kanyang ano, sa kanyang headset, ito is tinatawag din silang ano, tinatawag din tong ano, tapered head tube. Eh, no? Hindi ko sure kung anong sukat nito, pero parang nakita ko siyang sukat, 42 millimeter. Parang ganun ang mga sukatan nito. Tapos internal cabling na siya. Ah, ayan, makapansin nyo. Yung iba kasi, halos karamihan, dalawa butas dito. Ito, isa lang. Kasi nga naman, ano na to, 1x13 speed, ha. Tapos dito sa hydraulic brake niya, ang ginamit is Shimano MT-200 na siya. Ayan, oh. Shimano MT-200. Nga pala, yung ibang mga nagtatanong kung yung Shimano MT-200, kung alloy itong lever niya, bakal lang po siya, ha. Tapos ginamit sa kanyang ano, sa fork niya is naka air fork na to, pine wood brand na rin siya, alloy. Tapos ito 100 mm to, ayan mapapansin nyo. Ito ayan 100 mm. Tapos lockout fork. Tapos ito kagandahan dito sa nilagay sa pine wood na to is naka ano na siya, naka air shock na siya. Depende sa inyo kung anong gusto niyong timpla sa hangin na ilalagay niyo. Tapos dito sa kanyang handlebar, silicone, medyo malambot naman siya. Tapos ang timbang nga pala nito is maximum siya ng 4.5 kilo, ha. 14.5 kilo. Yun yung maximum weight na itong bagong pinewood na ano na to, model 2021. Tapos ito nga pala, bago natin makalimutan, sa kanyang rotor disc ang ginamit is 160 mm. Kabilaan niyan, 160 mm yung ginamit na rotor disc. Hindi siya alloy, ah. Tapos sa kanyang hub, ganun din is ragusa. Pareha silang quick release. Ayan, ah, quick release, ah. Sa mga gustong umorder dyan, ang price nito, 27.5 hanggang 29. Ang price dito is 23,000. Ah. Sa muli, hindi na natin masyadong papatagalin itong video natin. Medyo mahaba. Salamat, nakapag-picture tayo ngayon ng bagong Pinewood Herman 3.3 model 2021. Maraming salamat sa inyo. God bless all. Thank you. So, baka may isa shoutout kayo. Salam. Yun, shoutout guys. Yung ano ko, TikTok, bebe ako. Salam, salam. I-TikTok mo na rito. I-ano mo na yung channel mo. Ano, yung Team Pototoy guys. Subscribe. Ayun yung Team Pototoy. Sir, salam. Shoutout sa jowa ko. Sir, ilan yan? Salam. No, yes. Salam. Sir. Birthday na. Birthday. Sir, maraming salamat sa jowa mo tatlo. Thank you. Ay, salam ba? Thank you. Team Pototoy, ha, subscribe kayo. Thank you. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu. Ingat kayo.